Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bago po ang lahat, naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa ngayong hapon lamang. Sa abiso kaninang 3:40 ng hapon, makakaranas ng 2 oras na pag-ulan itong Iba, San Felipe, San Narciso, San Marcelino at Putolan sa probinsya Puyan ng Zambales. Kaparehong abiso yung inilabas para dito sa bahagi ng Dinalupihan. Matatagpuan naman yan sa may probinsya ng Bataan, pati na rin dito sa may Paumbong at sa Obando sa Bulacan. Pinag-iingat din sa mga posibilidad ng pag-ulan itong Alitagtag at Bawan San Pascual hanggang sa Mabini sa may probinsya naman ng Batangas. Same weather condition yung posibleng maranasan ng mga residente ng Sapangbuho, Palayan City sa may bahagi naman yan ng Nueva Ecija at maging dito sa buong Metro Manila. Samantala, naging ganap ng bagyo yung sama ng panahon na ating binabantayan sa loob nitong Philippine Area of Responsibility. Ito po yung 3rd bagyo ngayong 2016 at pinangalan ng Karina. Ayon sa Pag-asa, alas 10 ng umaga, huli pong namataan, itong Tropical Depression Karina, yan po ay sa layong 195 kilometers, silangan po yan itong Borongan City sa may Eastern Samar. Sa ngayon, taglay nito, yung lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour at inaasahan nating patuloy nakikilos. Yan po ay sa direksyong northwest naman sa bilis na 11 kilometers bawat oras. Ayon po sa Pag-asa, sa susunod na 24 na oras, magdadala ito ng katamtamang hanggang sa malalakas na pag-ulan dito sa may bahagi nitong Bicol Region, gayon din dito sa may bahagi nitong Eastern Visayas, pati na rin dito sa may rehiyon ng Carabao. Yan po ay posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa, kaya naman pinag-iingat yung mga residente sa mga nabanggit na lugar. At eto, alamin natin ano ba yung magiging kilos ng bagyo. Ayon po sa Pag-asa, bukas ay posibleng nasa may bahagi na yan ng Virac sa may Catanduanes. Inaasahan nating magla-landfall ito o tatama sa kalupaan dito po yan sa bahagi ng Cagayan pagsapit ng araw ng Linggo. Habang posible naman itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility, yan po ay sa araw ng Lunes o kaya naman ay sa Martes sa susunod na Linggo. Sa ngayon, wala pa po itong nakataas na babala ng bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Gayunman, ito pong bagyo ay magdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Dito po yan sa mga lugar na sakop ng 300 kilometers na lawak ng bagyo. Sa mga nagtatanong naman, may magiging epekto ba ito dito sa atin sa Metro Manila? Ayon po kay Pag-asa weather forecaster Benison Estreja, kasabay ng inaasahang paglabas nito sa susunod na Linggo, posible namang palakasin o hatakin niya yung hanging habag at na siya magdadala ng mga pag-ulan hanggang dito sa atin sa may Kamaynilaan. At sa ngayon nga, nakataas yung gale warning dito po yan sa may bahagi nito nga eastern seaboard nitong Luzon, pati na rin dito sa may Visayas. Ibig sabihin, makakaranas ng hanggang sa maalong lagay ng karagatan, kaya naman pinagdodoble ingat, lalong-lalo na yung mga may maliliit na sasakyang pangdagat. At bukod nga sa bagyo, kabilang sa weather systems na ating binabantayan sa ngayon ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Sa ngayon po yan ay dominante dito sa may bahagi nitong Visayas at pati na rin dito sa Mindanao. Sa mga susunod na oras, inaasahan natin yung maulap na kalangitan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan doon sa ating mga nabanggit na lugar, kasama rin dyan itong rehiyon nitong Mimaropa hanggang dito po sa may bahagi nitong Bicol Region. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong Luzon, inaasahan natin yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, at nariyan pa rin naman yung mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Be safe tuwing may bagyo. Tumutok sa lagay ng panahon. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana para di masugatan kung nabasag ang mga ito. Maging handa sa posibleng brownout. Sa paglikas, siguraduhin nakapatay ang main switch ng kuryente, mag-head count at dalhin ang survival kit. Kung nasa labas, umiwas sa mga puno, poste at anumang bagay na maaaring tumumba o mahulog. Maging laging handa para mailigtas ang sarili at ang pamilya. Sa ibang balita naman, bago pa man magsimula yung tag-ulan noong Mayo, problema na ng maraming lugar sa bansa yung pagkalat ng dengue.
Ayon sa Department of Health, sa ngayon umakyat na sa 36% yung itinaas ng dengue cases sa bansa kumpara sa kaparehong period noong nakalipas na taon. Ayon sa DOH Epidemiology Bureau, simula noong January 1 hanggang noong June 25, umabot na sa 57,026 yung naitalang kaso ng dengue. Yan po ay sa buong bansa kumpara sa mahigit 40,000 lamang noong 2015 period. Pinakamaraming naitala sa may bahagi po yan ng Calabarzon na may 7,000 kaso na sinundan naman ng Central Visayas sa bilang na 5,000. Sa kabila ng mga kampanya at pagbabakuna laban sa dengue, patuloy ang paalala ng DOH sa publiko na panatilihin yung kalinisan para makaiwas nga sa pagdami ng lamok na posibleng magdala ng nakamamatay na dengue. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desserie Dionio. Magandang hapon po sa inyong lahat.